has ended. Susunod! Serving ka ba maging partay ng Big Four? Kahit alam mong top violator ka, chismosa at tamad. The luckiest man in town. Ninang Bianca. Uy, nakakaiyak. Grabe ka. We got the one and only Miss Bianca Brown. Actually, fragile ako nung Leo for mommy pa lang. Pero nung lumabas na yung mommy ni Kobe, tapos yun yung nangyari. Nakakaiyak kaya. Kasi parang kapag nanay ka, to hear things like that na I think about you every day. Yeah. Mahal kita. Ikaw yung nagpapalakas sa akin. Naiyak na naman ako. Mm-hmm. Mamaya, Ate Vita. I promise. I could really ako yung wow. Yung reassurance ng pamilya ko. And yes, we are back dito lang sa Kapamilya Online Live. Before anything else, ang dami natin pag-uusapan. No? We wanna thank First Park Homes, the official home of Pinoy Big Brother Connect. At abangan niyo po ang matinding task na gagawin nila about. Okay, we've got our special guests, Amanda and Ralph, joining us, and the one and only Miss Bianca Brown, the tita of Kobe. Sobra yung iyak. Super na-affect. Actually, talaga, two-punch combo yung mommy ni Leofer, tas mommy ni Kobe. Mm-hmm. Sa naging, kasi test eh, sabi ni Kuya, it's a test. Yes, anong masasabi ninyo sa naging pagsagot sa pag-open up ni Kobe? I think po naging genuine po yung sagot niya kasi kita naman po sa reaction. Nahirapan din po siya na sumagot po niya yung grilling and I'm happy po na nagawa po niya. Yeah, and we have to respect his decision din naman. Tama. I've got this certain question kay Ralph kasi ikaw yung nagtanong, ano yung initial reaction mo nung sinabi na na hindi ka deserving? Yeah. Mahihirapan din po ako. Pero siguro yun po yung nakita niya po kaya sinabi niya pong no, hindi daw po ako deserving maging part po ng Big Four. Pero hindi naman po ako nasaktan nung time na narinig ko po yun dahil alam ko nga po tinetest nga po sila kung ano po talaga yung isasagot po nila kung straight to the point po ba or parang isisegue-segue pa po ba nilisip niya kaya ayun po, hindi naman po ako nasaktan. Joke lang. Ayun po. Tumutuling. Before anything else, we want to acknowledge, of course, one of the bosses, the momager of BGYO, Miss Jovi Aberion, nanonood sa atin ngayon. Mommy Jovi. Hello, Mommy Jovi. Hello po. Hello po. I have to say this, ha, Robbie. Ang tagal na natin ginagawa itong mga grilling, debate, real talk kapag dumating ang Big Four. I think this is the hardest of I think all. So. Mm-hmm. Kahit na ako, I was looking siguro for that physical interaction kasi iba eh. I think it is one of the hardest nga. Lalong-lalo na kapag kapamilya mo na yung nagtatanong. Yes. Iba yung no, at saka, aside from the kapamilya, there's comments which hindi pa rin nagagawa ni Kuya ever before. So para talagang, di ba, para feeling ko iikot yung mundo mo kasi bigla kang comments, Amanda and Ralph. Ito ay isang bagay na gusto ko itanong sa inyong dalawa kasi minention nyo, nasa inyo na ang inyong mga phone and I know na kita nyo yung lahat ng love ng supporters pero nakita nyo din kung gaano kasakit ang komento ng ibang tao either tungkol sa inyo or sa inyong mga co-housemates. Tungkol sa mga negatibo o hurtful messages or posts tungkol sa inyong mga co-housemates. Or for you as well. Oh. Gaya po nung sinasabi sa amin, kami po yung parang sinisigurado namin na walang comment ang makaka-apekto po sa friendship namin. Kasi kami nga po yung naka-experience ng bagay na yun po. Ayun po. Katulad po nung sinabi ni Amanda, iba po kasi talaga pag nasa loob ka and ayun nga parang good night, good morning, kayo po talaga magkakasama and makaka-apekto din kung talagang yung malawak po talaga yung kaisipan po namin na yun nga po, nagkakaintindihan naman po kami. And ayun po, iba po yung samahan po talaga pag nasa loob po talaga eh. That's true. Sana yan ay friendship na baunin ninyo
for the years to come. Dapat solid na po kayo this coming Sunday by sending in your Kumu clips na may kinalaman nga sa mga Uber acting. Dahil yan ay gusto namin makita. You have until, I think, tomorrow to send all of your clips. And also on Sunday, to become one virtual audience, pumunta lang po kayo sa ktx.ph. Maging big winner. Malalaman po natin yan this coming Sunday sa ating PB Connect, The Big Night. Yes, and speaking of that, Robbie, I think it is time to ask Amanda and Ralph na i-share sa ating mga kapamilya, sino ang para sa inyo karapat-dapat maging big winner? Dapat maging big winner, I see Leo Fer, kasi gabi, sobrang amazed po ako sa pagkatao po ni Leo Fer. Sobrang galing po niya talaga. It's different po when you experience it first hand, especially me po, sobrang iba po ng buhay namin. Pero he, the title po na big winner. Sobrang mait po niya. Magkakaroon daw ng Yema Cake Shop sa San Juan. Okay. Sorry. Ralph? Yes po, Kuya Robin. Big winner mo. At bakit? Para sa akin po, ang big winner ko po ay si Andrea. Dahil kapag si Andrea po kasi talagang kada hamon po sa mga hamon po ni Kuya. And grabe lang po kapag kunyari may mga binabato po sa kanya na tanong. Talagang sinasagot niya po talaga ng straight to the point. And napakatapang pong tao. Kaya si Andrea po talaga ang bigyan. Ayan. You got two names coming from two people. Guys, you know what to do, BB. And tomorrow, Ate B, we are gonna be having our very first ever Kumu Choice Awards. So, kumunek po kayo to find out kung sino nga ba yung nanalo. Pero, pinakamatinding panalo on Sunday. Okay? Oo, grabe talaga. Amanda and Ralph, we have a bit of time. Anong gusto niya sabihin? Po sa amin and sa show po. Maraming salamat po. Sobrang na-appreciate po namin lahat and sobrang grateful po namin na nandun po kayo para for us. And ayun po, sobrang saya po. Maraming salamat po sa mga kapamilya po natin na nanonood po ng PBB Connect. Talagang alam ko nag-enjoy kayo sa edisyon na to. And po sa lahat po, maraming salamat po and God bless. Pasensya na po. God bless. God bless. Oh, at para sa official social media account si Amanda at ni Ralph, actually, nire-repost yan ng PBB official account. So, i-check nyo para hindi kayo malito kung alin ang tunay na account nilang dalawa. Oo nga, no? We're down to Gian, I think, is next. And then, Amanda. Andrea. 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 Galit. Daming mga comments dito, binabasa ko lang eh. Parang real talk. Ayan na siya. Ang inyong samahan. Kaya nga ako nakaabot dito kasi yung pakikisama ko sa housemates ay totoo. At yung pakikisama ng mga housemates sa akin ay totoo din. Tan nila totoong friend si Gian. Ayaw lang nilang pagchismisan sila nito. Wow. Yung masasabi ko lang, nagpakatotoo ako dito. Nagpakatotoo ako sa mga housemates and pumasok ako dito para yun, hindi ko maaabot to. Gian, do you know that you make it obvious who your favorite housemates are? Sinong tatlong housemates ang pinakaayaw mo at bakit? What? Wow, ah. Akong favoritism dito sa bahay ni Kuya. Wala akong ayaw na housemates kasi lahat ng housemates nakukonnect ko kaagad. So, kung yun yung iniisip mo na may favoritism ako, nagkakamali ka kasi lahat ng mga housemates gusto kong makasama. Lahat ng mga housemates connecta. Kaya wala akong hate na housemates, tatlo man o isa, kasi lahat naman pantay-pantay.
Kung di ka friend ni Gian, siguradong na-backstab ka na nito. Parang ayaw kaibiganin ni Gian, BGian. Hashtag BBGian. Kung yun yung iniisip nyo, kakamali kayo kasi lahat ng housemates, kinakaibigan ko, ginagawan ko ng paraan na makakonnect pa ako sa kanila. Gusto kong Gian, inabuso mo ba ang pagiging isa sa mga baby at pinakabata sa loob ng bahay para mas mapadali at mas maging komportable ang buhay mo sa loob? Tulad sa mga task, sa'yo lagi napupunta ang God. Para sa akin, hindi ko inabuso. Ginagawa ko naman yung mga task kahit gusto kong gawin yung mahirap na task, parang silang lahat parang mag-a-agree na and yun. Alisa. Abangan bukas! Dating kasamahan. You know that Kobe's talking to a girl outside, pero bakit patuloy ka pa rin lumalapit sa kanya? OMG, bakit mas pinili mo iwasan o layuan ako? Actually, Robby, since ito lang ang chance natin makasama si na Amanda and Ralph, so we will extend the chikahan for just a bit, syempre para sa lahat ng kanilang mga fans na nakatutok. Amanda and Ralph, yes, si Gian, sa kanyang mga tanong, sa kanyang mga sagot, ano ang masasabi? Kinakabahan po talaga siya, kaya parang nag-iisip po talaga siya kung ano po yung mga sasabihin niya. And ayun po, siguro na pangunahan po talaga din ang takot and kaba po. Kaya, ayun po. For me po, bilang friend po din si Gian, I think that maka-form po ng sagot. Actually, mahirap nga yung mga tanong. Lalong-lalo na sobrang naisip hirap. Kay Quincy, you have to name people. Grabe, magda-name drop po. And she chose not to answer it. Actually, yung bukas, grabe din yung tanong ni Ama. Ano ba yung reaction niya habang sinasagot niya? Yes po, pero di po kami kita. Pero kita po namin yung ex-house niya. Ayun po, as much as I want to ask kung ano yung naging reaction, that is reserved for tomorrow. Okay? Blank face, tapos diretso lang tingin, walang smile, smile. Can you do it again right now? Cute! Kakatuwa talaga. Yes, sobrang dami. But of course, Amanda and Ralph, ito ay isang bagay na talagang kagabi ko pa gusto tanungin sa inyo, kasi kayong dalawa ay dalawa sa mga housemates na sobrang yung vocal. Lagi nyo sinashare na matagal nyo na talagang pangarap na makapasok. Mula dun sa dream nyo dati, ikaw Ralph, nasa France ka, nagkumo ka lang, di mo naman akalain na talagang uuwi ka ng Pilipinas. And you, Amanda, doing those Kumu live streams, chine-cheer ka ng family mo. And now, your experience in the Big Brother house video ni Kuya para sa inyo sa confession room, yung parang buong journey nyo sa bahay mula pagpasok hanggang dulo, anong tumatakbo sa isip niyo na? Ako po. Sige, ako muna po. Para sa akin po, nung napanood ko po yun, talagang iba yung feeling po, kasi dalawang beses nga po sticker po ng number po. Talagang tinatyaga ako po na gabi pa lang, pupunta na po ako kahit kinabukasan pa po yung audition. And ayun nga po, natupad po siya nung nasa France po ako. Pero ayun nga po, ang dami nga pong sagabal po nung una, pero muntik na pong hindi matuloy, pero sobrang saya po kasi nabigyan po ako ng chance ng mama ko. Yung totoong ngiti po talaga lagi, and yung tawa, lahat po ng emosyon po talaga sa bahay, talagang totoo po.
Kaya sobrang hindi po talaga siya mababayaran ng pera. Yung iba po talaga yung feeling. Grabe, iba po yung experience po na to. Literal po talaga na once in a lifetime experience. Kaya nagpapasalamat po kay Kuya. And syempre, nasa Kumu room po kami. Solid po. And it's just, I'm sure sobrang kasabawers moments nung tatlong araw ninyo na magkasama sa Kumu room. Super sabaw kayong dalawa. Pero it's sobra, nice na mapanood po ulit. Kasi I can imagine, sa confession room, hindi siya nag... Ay, hindi siya nag... Yes, Robbie, sorry for saying. So, I just wanna say, syempre, siguro kasama natin yung two of the biggest PBB fans. Si Amanda ay naging parte before ng Star Hunt. Parang as a trainee, kaya siya nakaka-connect doon sa Star Hunt, napupunta ka sa PBB, pero things happen nga. Pero nangyari siya sa takdang panahon. At ito na nga yung panahon mo, Amanda. Si Ralph, I told this to him upon eviction night. Yung lumabas siya. Kaya kung naalala ko yung itsura mo, naalala ko siya kasi nakita mo na siya, nakamukha mo, kaya mo siya naalala. Yung ano niya, yung eyebrow niya gumaganon, kilay niya. Kuya, naalala mo ako. Naalala ko yun. Grabe, Guys Robby, hindi po talaga ako makapaniwala. Nakikita ko lang po talaga kayo nila, Miss Bianca, Miss Tony, syempre kayo po, si Kuya Prati pa noon. Literal po talaga kaya sobrang saya po talaga na ako po yung naging housemate and grabe, nakapagsuot po ako ng lapel. Iba po yung experience. Sobrang saya po talaga na kahit alam kong hindi po agad ako nakuha pero sobrang solid po kasi ngayon nakakausap ko na po kayo and ayun, ex-housemate na po ako. Kita, isa-isa natutupad ang pangarap ng mga housemates. Sobra, we're so happy for you, Ralph and Amanda. And ang dami pang opportunities para sa inyong dalawa for sure. And meant to be to para sa inyong dalawa talaga itong spot na to. Kulang talaga, kaya huwag kayong mag-alala sa lahat ng mga nag-comment dito. Very, very soon, si Amanda and si Ralph ay magla-livestream para kayo ay mapasalamatan at para ay kayo ay makasama virtually. Pero syempre, Amanda and Ralph, do that one. Ano ba? Amanda Zamora, pero double A po yung last A nung first name. Ganun din po sa Twitter. Double A. Ako po. Opo. Amanda A. Zamora. Yes. Ah, okay. Alright, Ralph? Ako po. Hindi po. Yun po talaga kasi yun po. @IM_RalphMalibunas po. Tapos yung Instagram ko po yun. And yung Twitter ko po is @IRalphX1998. Yun. Kaya magkulitan na tayo dyan. Ayun, maraming salamat po sa mga kapamilya. Alam, pasok kayo. Iba yung timing. Tapos pero may connection. Oo nga. Ayan, no? Tingin nga kayo sa isa't isa. Sitcom, pwede silang magkapatid. pwede silang magkapatid. Oo nga. Ayan, this one. Amanda, paano yung kanina? Alin ba? Yung... What? Diba, sabi ko po sa inyo. Effortless po talaga si Amanda. Kaya nga, we wanna welcome the both of you dahil officially, the club. Sabaw! Maraming salamat once again. Guys, hintayin nyo lang po ang kanilang live streams very, very soon. Amanda and Ralph, thank you very much and we will see you definitely soon. Yeah. Thank you po! Thank you po! Miss Amanda, Ralph, yung po natin, ha? Opo. Direk Loren, happy birthday! Direk Loren! Direk Loren, happy birthday po! Happy birthday!